saging na saba. Lahat ng saba hahatiin sa apat na pahaba. Pagkatapos mahati-hati lahat ng saba, babalutin ito ng harina. Ang gamit ng harina pakrispihin ang saging na saba. Gagamit tayo ng plastik, mabilisang paraan para malagyan mabuti ng harina ang mga saba. Ilagay sa plastik ang mga saba, saka maglagay ng harina. Saka ito alug-aluging hanggang malagyan lahat ng mga saba. Gagamit tayo ng breadcrumbs. Ang breadcrumbs ay ang nagpapa-crunchy sa saging na saba. Ang itlog ay ginagamit para dumikit ang breadcrumbs. Ini-scramble, hahaluan ito ng evaporated milk. Ang evaporated milk bibigay ng kakaibang linamnam. Ang saging na saba na may harina ay babalutan naman ng breadcrumbs. Isa-isa ilulubog sa itlog na may evaporada, saka ipagulong sa breadcrumbs. Nakahanda na para iprito. I-deep fry natin ang saging na saba. Gagamit tayo ng maraming mantika. Lutuin ito hanggang maging golden brown. Gagamit ng tong o panipit para baliktarin isa-isa. Ang banana crunch ay pwedeng pang merienda, pwede rin pang negosyo. Pag golden brown na, pwede nang hanguin. Ilagay sa plato na may nakapatong na dry tissue para ma-absorb ang excess na mantika. Ang banana crunch madaling gawin at napaka-sustansya. Parisan mo lang ito ng soft drinks, solid na ang araw mo. Halina mga idol, merienda na tayo.